POSD, tinuligsa at kinasuhan sa paghuli ng visually impaired. Arawan ni Bonifacio ay pinagdiwang sa isang protesta. Gawa-gawang kaso laban sa leader katutubo, ibinasura. Border restrictions ng Baguio ipinababawi. Panibagong tagumpay laban sa coal-fired plant. Umani ng malawak na kondemnasyon sa mga netizens at mamamayan ng Baguio ang Public Order and Safety Division matapos nitong tiketan si Madino Codasi na may malalang kapansanan sa paningin dahil sa paglabag umano ng anti-jaywalking ordinance. Tinangka ng POSD na magpaliwanag at depensahan ang naging aksyon ng mga tauhan nito, ngunit nabigo itong pahupain ang galit ng netizens sa nangyari. Bagkus itinuring ng mga nagkomento na nagpapalusot ang opisina. Ipinaalala rin ng ilang netizens na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kontrobersya at pang-aabuso ang mga tauhan ng POSD. Nagsampa ng formal na reklamo si Codasi laban kay Herrera at sa dalawang kasapi ng POSD na sumita sa kanya na sina Norman Juanes Jr. at isang kinilalang gaki. Ipinila ni Codasi ang kasong paglabag sa Magna Carta for Persons with Disability sa Baguio Prosecutor's Office. Naghain din siya ng reklamo sa Commission on Human Rights. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, sinundan at pinagsisigawan siya ng dalawang kasapi ng POSD matapos tumawid sa daan. Hiningi umano ng mga enforcer ang kanyang ID. Agad naman niyang ibinigay ang kanyang PWID na nagsasaad ng kanyang kapansanan at nakiusap sa mga POSD upang huwag na sana siyang tiketan. Hiniling din niya sa piskalya na kasuhan ng mga taga-POSD ng cyber libel at libel. Kaugnay ito sa pahayag ng POSD sa social media na di umano ay walang deferensya ang kanyang isang mata ayon umano sa panayam kay Codasi ng GMA News. Ngunit sa nasabing ulat, malinaw na inilahad na totally blind ang isa nitong mata habang hirap ding makakita ang isa pa. Kinundi na naman ni Councilor Arthur Aladio ang chairperson ng Council Committee on Persons with Disability ang POSD. Ayon sa kanya, lubos na napahiya umano si Codasi sa naging trato ng POSD at maging sa inilabas na pahayag ng opisina. Pinunari ng konsehal ang maling impormasyong inilabas ng POSD kaugnay sa kalagayan ng paningin ng nasabing PWD. Nangyayari ang nasabing panghuhuli ilang araw matapos maging viral sa social media ang video ni Marvin Herrera, hepe ng POSD, na kinokompronta ang isang market vendor dahil umano sa paglabag nito sa minimum health protocol na pinabulaanan naman ng huli. Sa nasabing video, makikita na si Herrera ang lumapit sa market vendor sa distansyang mas mababa sa naitakdang minimum distance at walang face shield. Naglunsad na isang kilos protesta ang mga progresibong grupo sa lungsod ng Baguio bilang paggunita sa 157 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio noong 30 ng Nobyembre. Nanawagan silang kilalanin ng gobyerno ang kalusugan, kabuhayan at karapatan ng mamamayan. Siningil na ang Administrasyong Duterte sa kapalpakan at kakulangan nito sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan sa panahon ng kalamidad at ng pandemya. Bagkos ipinagpatuloy nito ang mga kontra-mamamayang programa tulad ng PUV Modernization Program. Tinuligsa rin nila ang nakaambang privatisasyon ng Baguio Public Market. Hiniling din nila ang paghinto ng malawakang red tagging sa mga aktivista at kritiko ng administrasyon. Tinuligsa ng Baguio Benguet Movement Against Jeepney Phase Out ang LTFRB Cordillera sa pagtutulak nito sa programang modernisasyon sa kabila ng pagtutol ng mga chuper at operator. Ayon sa grupo, hindi kaya ng maliliit na chuper at operator ang bumili ng bagong unit na milyon ang halaga. Giit nila, mas praktikal na solusyon ang rehabilitasyon ng mga lumang jeepney. Hindi rin pabor ang grupo sa sapilitang pagpasok sa mga kooperatiba at pagsuko ng kanilang individual na prangkisa. Anila, walang katiyakan na sasapat ang kita nila sa sistema ng operasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program. Samantala, iginiit naman ang tungtong anti-umili Metro Baguio na isinasantabi ni Mayor Benjamin Magalo ang interes ng market vendors nang ipagkaloob nito sa SM Prime Holdings ang bentahe para sa rehabilitasyon ng Baguio Public Market. Matatanda ang ipinagkaloob ni Magalong sa SM Prime Holdings ang original proponent status noong Oktubre sa kabila ng malawak na pagtutol ng iba't ibang grupo sa lungsod.
ibinasura ng piskalya ng Mountain Province ang gawa-gawang kasong murder na ipinila kay Jan Tanglaw Lipato, isang leader katutubo sa bayan ng Sagada. Inakusahan si Lipato na may kinalaman sa pagpatay kay Salvador Liquid noong Setyembre. Sa isang resolusyon noong Nobyembre 6, sinabi ng piskalya na walang basehan ang paratang sa kanya. Ibinatay ang isinampang kaso sa salaysay ni Jimmy Liquid na di umano ay nakasaksi sa krimen. Binawi ni Jimmy ang kanyang sinumpaang salaysay matapos niyang malaman na hindi tugma ang nakasaad sa affidavit sa kanyang ibinigay na pahayag sa pulisya. Dagdag pa ni Jimmy, hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ni Lipato sa kanyang paglalahad. Matatanda ang pinaslang ng hindi pa nakikilalang mga salarin si Liquid sa harap ng kanyang bahay. Siya ang tumatayong Secretary General ng Citizens Crime Watch Cordillera. Isa rin siyang konsehal ng barangay. Bago pa ang naturang kaso, walang humpay na ang ginagawang akusasyon kay Lipato sa kanya umanong kaugnayan sa NPA. Samantala, ang Montañosa Research and Development Center o MRDC, isang NGO na nakabase sa Sagada, ay kabilang sa mga organisasyon na pinagbibintangang communist fronts. Si Lipato ang kasalukuyang Secretary General ng Movement for the Advancement of Intertribal Unities and Development o Maitud, organisasyon ng mga katutubong leader. Siya rin ang kasalukuyang caretaker ng MRDC Farmers Training Center. Hiniling ng mga lokal na opisyal at ilang grupo sa Metro Baguio ang pagbawi sa border restrictions na ipinag-utos ni Mayor Benjamin Magalong para sa mga residente ng mga bayan sa Benguet. Umapela si Benguet Governor Melchor Diclas kasama ang mga mayor ng La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay ilang araw matapos ipatupad ang nasabing paghigpit. Nagpahayag din ng pagtutol sa nasabing hakbang si Benguet Caretaker at Axis Party List Representative Eric Yap. Ayon kay Magalong, ang kanyang desisyon na limitahan ang pagpasok ng mga taga-karating bayan ng Benguet ay nabuo matapos ang seri ng konsultasyon sa mga kinauukulang opisyal. Tanging ang mga nagtatrabaho sa lungsod, nangangailangan ng medical assistance at essential goods and services ang maaaring pumasok sa Baguio City. Pinabulaanan naman nila Trinidad Mayor Romeo Salda na may naganap na konsultasyon. Katunayan, binanggit ng Municipal COVID-19 Task Force sa inilabas itong resolusyon na nabigla sila sa nasabing utos ni Magalong. Kinundi na naman ito ng tungtong anti-umili. Ayon sa grupo, malaki ang negatibong epekto ng nasabing regulasyon sa hanap buhay ng mga residente ng list. Dagdag din nila, marami pa rin ang nahihirapang maghanap ng home-based na trabaho sa kasalukuyan. Ipinunto din nila na dagdag pahirap sa mamamayan ang pagkuha ng mga kinakailangang dokumento para lamang makapasok sa syudad. Nagtamo ng panibagong tagumpay ang mga makakalikasang grupo matapos magpahayag si La Union Governor Francisco Pacoy Ortega na hindi susuportahan nito ang panukalang planta ng coal sa Bayan ng Luna. Isinapubliko niya ang kanyang tindig sa naganap na konsultasyon ng probinsya sa mga environmental advocates noong Nobyembre 20. Ayon sa gobernador, hindi dapat mamuhunan sa isang bagay na makasisira sa kinabukasan. Sa araw rin ng nasabing konsultasyon, nagsagawa ng pagkilos ang iba't ibang grupo sa probinsya upang ipahayag ang mariing pagtutol ng mamamayan sa nasabing proyekto. Hinamon din ng mga ito ang gobernador na magdeklara ng State of Climate Emergency. Simula pa noong 2017 ay umani na ng malawak na oposisyon ang nasabing proyekto. Nagpahayag ng pagtutol sa proyekto maging ang ilang artista gaya ni Jericho Rosales at maging mga karatig bayan ng Luna. Noong Oktubre, binawi rin ng Korea Electric Power Corporation o KEPCO ang suportang pinansyal sa ikalawang coal-fired plant sa Suwal, Pangasinan, bunsod ng malakas na protesta. Sinundan ito ng pagbaba ng pambansang moratorium sa mga bagong panukalang planta ng coal.